Dito sa ibabaw ng mundo ay may nagsusulputan na iba't ibang sekta ng pananampalataya. Dahil dito ay marami na sa mga Katoliko ang nalilito kung ano ba talaga ang totoo. Straight to the point! Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Narito na ang ating programa kung saan direktang sasagutin ang bawat katanungan, maging ang pangbabatikos ng ibang sekta ng pananampalataya. Straight to the point! Straight to the point! Okay, magandang umaga po sa inyong lahat dyan, mga nakaantabay sa ating programa dito sa Straight to the Point. At sa umagang ito, may tatalakayin po ako no, na isang video galing sa isang Seventh-day Adventist Evangelist na pati ba naman bata, pinapatulan ito. Ano ba naman klase ito? No, si Alvin Sanchez ang ating tatalakayin ngayong araw na ito, kung saan binueltahan niya yung isang bata, binueltahan niya yung isang bata dahil sa sinabi nito about sa pagsimba sa araw ng Linggo. Okay, pakinggan natin yung naturang video na tinira ni Alvin Sanchez. Pakinggan natin, no? Sabi kasi ganito, yun na, yun. Pakita sa screen. Yan. Ang Domingo, mao ang igsisimba sa mga taong nakasabot sa Biblia. Yun. Ayon sa bata, ang Linggo ay ang araw na pagsasamba ng mga tao na nakakaalam ng katotohanan. Yun ang sabi ng bata. Pero itong si Alvin Sanchez, pati ba naman bata, inaaway bayan sa kanilang doktrina? Ha? Okay, at ating magpatuloy ang naturang video. Nakasabot mo dong? Mga tao nga nakasabot kay ang gisimba adlawng Domingo? Asa man po na ninyo mabasa sa Biblia nga ang Domingo igsisimba nga sugo sa Dios? Okay. Saan doon natin nababasa sa Biblia na ang Linggo ay igsisimba, araw ng pagsamba sa na utos ng Panginoon? Okay, kung sasabihin mo utos ng Panginoon, nasa Levitico yan. Levitico 23:7. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. Huwag kayong magtrabaho. Sino nag-utos dyan? Ha? Sino nag-utos dyan sa Levitico 23:7 na yan? Na ang unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon, huwag kayong magtrabaho. Ano yung banal na pagtitipon? Di ba pagsamba yun? Ngayon, ang gagawin natin, i-contextualize natin ang talatang ito. Ganito yan. Ang inutusan dito, mga Israelita, hindi lahat ng tao. Ha? Ang inutusan dyan, mga Israelita, hindi lahat ng tao. Pangalawa, walang kasamang Pilipino sa inutusan dyan. Wala. Tapos, wala rin kasamang Kristiyano sa inutusan dyan. Yan, ano? Ang kautusan yan, tinatawag yan ng Biblia, kautusan ni Moises. Kasi ceremonial law na yan. Ngayon, dito naman tayo sa Gawa 13:39. Ang sabi naman dito, at ang lahat ng sumasampalataya sa kanya ay pinalalaya na sa lahat ng pagkakasala. So, ang pagsamba pala kay Kristo ay pagpapalaya sa atin sa lahat ng pagkakasala na mula sa mga ito ay hindi kayo kayang palayain ng kautusan ni Moises. Ha? Tanungin mo ang talatang ito,
itong sinasabi rito ang kautusan ni Moises, tanungin mo mga Sabadista, mga Seventh-day Adventist, itong kautusan ni Moises dito, hindi ba ito ang ceremonial law? Ang isasagot nila sa inyo, ang ceremonial law yan. Ha? Yan ang ceremonial law, yan ang kanilang isasagot sa inyo pag yan tinanong ninyo. Hindi pala tayo pinalalaya sa pagkakasala sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Ngayon, si Alvin Sanchez, nung gabasa ng talata yan bilang pagsagot sa bata, pakinggan ninyo kung anong talata ang kagamitin niya. Narito yung naturang atitulo yung video, no? Yung video na ito. Tuloy natin video. Naunsa naman taon mo? Nanudlo naman mo taon mo mga bakak. Uy! Hindi na tawag bakak. Hindi kasi nungalingan yung sinabi ng bata. Tama yon. Tama ang sinabi ng bata, hindi kasi nungalingan yon. Pero para sa mga Seventh-day Adventist na mga palaaway, yun ay ano, kasinungalingan. Pero biblical, hindi kasinungalingan yun. Nasa Biblia yun. Tinan nyo ha, babasahin ko ha. Mateo 28.1 at isimulan sa Mateo 28.1 ano nangyari dito? Sabi ganito, makaraan ng araw ng pamamahinga. Sabi dito ha, wait lang. Lipat ko muna siya dito tapos ito yan. Sabi ganito, sa araw ng pagmakaraan ang araw ng pamamahinga, sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng linggo, pumunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa libingan ni Jesus upang tingnan ito. So sila'y napunta roon at araw ng linggo yon. Pero wala yung katawan ni Kristo sa loob ng libingan. Kaya sila'y umuwi. At sa kanilang paglakad sa daan, nakasalubong nila si Kristo mismo. Ano nangyari? Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila sa kanya, hinawakan ng kanyang mga paa, at sinamba siya. Ngayon, sinamba siya. Pinagalitan ba ni Kristo yung mga babaeng yon dahil sinamba siya sa araw ng linggo? O pinahintulutan niya? Kasi kung pinagalitan sila, ibig sabihin, stricto talaga na kailangan ipatupad yung naturang kautusan. Ha? Pero, kung hindi yun strictong ipinatupad at ipinahintulot ni Kristo ang pagsamba sa araw ng linggo, walang sino man sa mga Seventh-day Adventist ang may karapatang sabihin na kakaimpyerno ang pagsamba natin sa Panginoon sa araw ng linggo. Ating ituloy yung naturang video ni Alvin Sanchez. Atong basahon na sad ang Biblia, ug unsang adlaw nga gisugo sa Ginoo nga manimbata. Anong araw daw ang inutos ng Panginoon para sumamba tayo? Tayo ha, tayo Kristiyano tayo ha. Tingnan natin ang talatang gagamitin dito kung utos ba para sa Kristiyano, dahil pag hindi, butata na naman ito. Tuloy natin. Na, ito sa basahon dong ha. Baka kung gigang bata ba? Tawa? Inaway na yung bata. Etong video na ito ni Alvin Sanchez, i-report ninyo ito kasi inaaway pati bata. Abuse yun eh. Ito ay against yung ginagawa ni Alvin Sanchez dito ay against sa ano, sa rule ng Facebook na bawal magbully. At ang binubully niya below 18 years old. Pwede niyo i-report ang video na ito kasi binubully dito ni Alvin Sanchez yung below 18 years old. Tingnan mo, nakasalamin para hindi ma-report. Ha? Nakasalamin. Yang si Alvin Sanchez na yan, yung video na yan, i-report ninyo dahil yung bata, binubuli niya, below 18 years old yun, binubuli niya, hinaharas na yung bata. Sabihin ba naman na sinungaling ka? Pero, pakinggan natin kung anong talatang gagamitin ito. Tingnan nyo ha. Leviticus, Kapitulo 23, Versikulo 3. Nagkaroon. Yun. Levitico, Kapitulo 23, Versikulo 3. Ginamit ko kanina, aking ginamit kanina, Levitico 23.7. Sa kanya, 23.3. Ngayon, yung kanyang 23.3,
yun ay mas nauna sa 23:7. Pareho lang yun, kautusan ni Moises. Sabi sa Gawa 13:39, hindi tayo maililigtas sa kasalanan sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ni Moises. Ha? Yung Levitico 23, seremonya lo yan. Kawawa naman. Oh, hindi, ano nangyari sa kanyang ano, sa kanyang argumento? Eh di basura. Straight to the point. Tuloy po natin ang naturang video. Tao nga nakasabot kay nagsimbag adlaw Domingo pero wala gibasa sa Biblia. Ala, wala gibasa. Binasa ko na nga Levitico 23:7 yun eh. Oh. 23:7 Levitico, hindi ko sinabi utos sa Kristiyano yun ha. Sabi ko utos yun ni Moises, pero sa Kristiyano yung Mateo 28:9. Saan ko binasa yun? Sa comics. Ating balikan yung Mateo 28:9 kung saan kitang-kita naman doon. Ngunit sinalubong sila ni Jesus. Sino ang sinalubong ni Jesus? Mga alagad niya. Mga alagad niya, Kristiyano ba yon? Yes, mga Kristiyano yon, pero newly converted sila from Judaism. Siyempre, yung kanilang mga practices from Judaism, andyan pa rin. Pero sa pagkakataong ito, ipinapakita ito ni Kristo na kahit Linggo, sambahin siya sa araw ng Linggo, hindi masama para kay Kristo yon. O sabi dito, ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati, lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa, at sinamba siya. O, sabi nila ngayon, bakit? Utos ba yan? Hoy, sa panahon natin ngayon, sa panahon ng Kristiyano, hindi kailangan lahat ng gawin ng mga Katoliko ng Kristiyano, kailangan mababasa utos ni Kristo. Bakit? Binigyan niya ng authority ang simbahan ng magpahintulot. Mateo 18:18, tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa, gaya ng abortion, ipinagbabawal ng iglesia sa lupa yon, pero ipinapahintulot ng 70 Adventist. Ha? Same sex marriage, ipinagbabawal ng iglesia yon, pero ngayon ang 70 Adventist meron ng 7 gay Adventist. Ha? Meron ng same sex marriage sa 7th Day Adventist. Ha? Pero pinagbawal ng iglesia yon. At anuman ang inyong ipahintulot sa lupa, ipinahintulot ba ang pagsamba natin sa Panginoon sa araw ng Linggo? Pinahintulot yun. Ha? Actually, hindi pa ipinapanganak ang Seventh Day Adventist sa mundo noong 1860, nagsisimba na ang mga Kristiyano sa araw ng Linggo. Ibig sabihin, yang pagsimba ninyo sa araw ng Sabado, mga Kristiyanong sumasamba sa araw ng Sabado, yung doktrinang yan ay bago lang sulpot sa mundo. Oh, yung doktrina sinasabi ko, hindi yung tao. Ha? Ang sinasabi ko to, yung doktrina, hindi yung tao. Oh. Yung kanilang doktrina na Kristiyano sumamba sa araw ng Sabado, bagong sulpot lang yon. Oh. Bakit? Mateo 28:9 pa lang, sinamba na si Kristo sa araw ng Linggo. Ngayon, ang tanong, pinagalitan ba sila ni Kristo? Pinagalitan ba? Ating malikan ng Mateo 28:9 kung pinagalitan ba sila. Sabi dito, ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati, lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Tuloy nga natin kung pinagalitan ba sila. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot, humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. So ano nangyari? Ha? Sila ay pumunta sa Galilea, araw ng Linggo. Ang tanong, sinamba ba siya doon? Ating basahin sa 16. Pumunta ang labing isang alagad sa Galilea sa bundok o sinabi sa kanila ni Jesus,
17, nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. Anong araw yan? Siyempre, Linggo. O ano ngayon? Pati mga apostol, sinamba si Kristo sa araw ng Linggo, pinagalitan ba sila? Wala eh. Wala. Ito talaga si Alvin Sanchez talaga, kahit kapapalo, sinungaling ka talaga. Oh. Pati tuloy yung kanyang video. Ang naay mabasa, nga Sabado ang iksisimba nga sugo sa Diyos, wala nakasabot. Oy! Nakasabot ka, Eme! Nakasabot ka, Ayome, nga Israelita ang isugo. Ha? Naiintindihan namin mga Katoliko, ang Levitico 23:3 na mga Israelita inutosan doon. Naiintindihan namin mga Katoliko na seremonya lo yon. Ang tanong, ikaw Alvin Sanchez, naiintindihan bang seremonya lo yon? Oh. Tanong, naiintindihan mo bang Israelitang inutusan doon? Kung mapatunayan kong Israelita yun, aminin mo sinungaling ka talaga. Tamo? Ito si Alvin Sanchez talaga, no? Kahit paano kalaga, pag umag-isip, paapaurong. Para bang pusit? Huli na sana yung pagkain, kaso lang yung kanyang ano, patras, mahuli na sana, umatras pa. Ito naman si Alvin Sanchez naman, kapag nag-isip, paurong. Oh, yun. So ating ituloy yung kanyang naturang video. Kamura ang nakasabot kay Domingo ang inyong hanggisimba nga walay sugo sa Diyos? Ay, walay sugo sa Diyos! Ay, yung sinabi ni pag sila yung sugo sa Diyos, Leviticus pa lang na ana. Dili lang sa Kristiyano to. Ha? Sa Leviticus pa lang inutusan na hindi lang sa Kristiyano 'yon. Leviticus 23:7 inutos na hindi lang sa Kristiyano 'yon. Pero sa Kristiyano, araw ng Linggo sinamba si Kristo, pinahintulutan ni Kristo. Kung si Kristo mismo pinahintulutan niya, sino ka ba, Alvin Sanchez, para pasabihin nagkamali kami? Kung si Kristo nga mismo hindi sila pinagalitan, ikaw pa kaya pagagalitan kami? Ha? Ano ba naman yan? Sana ako mag-isip, hindi pa urong. Oh, at ituloy ang video niya. Ay nako, pastilan ninyo. May pagmangundang wanang inyong pagtulunan ninyong Domingo. Kay makaimpirno na, kay dili na sugo sa Diyos nga adlaw nga igsisimba. Oy, palaimpirno daw. Ngayon, ibig sabihin ba yung mga sumamba sa Mateo 28:9, impyerno lahat yon? Ha? Ibig sabihin ba yung sumamba ang mga apostol sa araw ng Linggo, impyerno rin sila? Ano to? Nasa nang ustisya dito yung mga apostol, may impyerno. Si Alvin Sanchez, hindi. Ay, hindi ako maniniwala doon. Mas maniniwala ako na si Alvin pa yung may impyerno sa mga kaysa sa mga apostol. Baliktad siya eh. Ang mga apostol, sumamba kay Kristo sa Galilea, araw ng Linggo. Ang mga babae, sumamba kay Kristo, araw ng Linggo. Sasabi mo, may impyerno? Yan, sinasabi ko, si Alvin Sanchez, pag nag-isip yan, paurong. Parang pusit. Ha? Parang pusit ba? Kakainin na sana yung isda, kaso lang paurong. Yung ginagawa na lang nila, nakagano na lang sa baba. Nakagano na lang. Hintayin yung isda lumapit para pag sakaling umurong siya, eh di hindi na siya makaurong kasi nasa lupa na siya. Eh di huli yung isda. Oh. Yan ang diferensya kay Alvin Sanchez. Yan ang napapala sa hindi nakakaunawan ng Biblia kapag nag-isip na paurong. Tuloy natin ang naturang video. Wala kita'y mabasa na nga magtigog aron sa paghimaya sa Ginoo. Eh, kumabasa ko.
Wala ba? Eh, kumabasa ko. Ha? Oh, sige, sige, sige. Timbasahin. Ating simulan ang basa sa Gawa 27. Ayan, ating simulan sa Gawa 27, ha? Oh, sige, tingnan mo, Alvin Sanchez. Manood kang mabuti kung wala ba. Acts chapter 20, verse 7. Anong sabi dito? We met on Sunday to worship. Wala raw mababasa. Baka sabihin, baka ako sabihin mo, yung Biblia mo, kulang ang impormasyon. O di kaya, hindi ka lang talaga marunong maghanap. Aliwaliwanag niyan, no? Oh, ang liwanag niyan. We met on Sunday to worship and celebrate the Master's Supper. Ngayon, may sabadista ako na tanong. Ang mga apostol nasa Santa Cena Linggo. Ang Seventh-day Adventist, anong araw nagsa Santa Cena? Sabi nila, Sabado. Anong oras sa Sabado? Sabi niya, Sabado ng umaga. Tanong. Bakit Sabado ng umaga kayo nagsa Santa Cena? Sabi niya, kasi 'yun ang aming araw ng Sabado. E ngayon, ang mga apostol nagsasamba rin sa ang mga apostol ng Santa Cena sa araw ng Linggo. Anong sabat nila? Huwag niyong sabihin sa akin Sabado. Eh, Linggo sila ng Santa Cena. Oh, yan ang diferensya. Sabi niya, wala raw mababasa daw na ang mga Kristiyano nagtitipon sa araw ng Linggo para sa banal na pagtitipon. Eh, kumabasa ko. Ha? Kumabasa ko. Ating basahin. Nasa ating simula ng basa sa Juan 20, versikulo 1. Tingnan ninyo ha, pakita ko sa inyo para malaman ninyo. Kung sakali makainkwento kayo, itong gamitin ninyo. Sabi dito, madilim pa ng unang araw ng Sanglinggo. Ano daw? Madilim pa ng unang araw ng Sanglinggo. Pumunta si Maria Magdalena sa libingan, naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa libingan. Ang tanong, anong araw yan? Maliwanag naman na yan ay araw ng Linggo. Tapos, anong nangyari? 19 tayo. Kinagabihan ng araw ding yon. Anong araw yon? Linggo. Kinagabihan ng araw ding yon, na unang araw ng Linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaruroonan ng mga alagad. Nagtitipon ng mga alagad o hindi? Nagtitipon. Dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Anong araw sila nagtitipon? Ito ay araw ng Linggo. Bakit hindi Sabado? Ha? Alvin Sanchez, bakit sila nagtitipon araw ng Linggo to? Bakit hindi siya Sabado? Ha? Ito ang palatandaan na si Alvin Sanchez walang alam sa Bible to. Ha? Sabi dito, habang nakasara ang pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Kasi mga Hudyo pala away. Dumating si Jesus. Tumayo siya sa kaligitnaan nila at sinabi, sumainyo ang kapayapaan. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwang mga alagad na makita nila ang Panginoon. Ang tanong, itong pagtitipon na ito ba ay banal? Huwag mo sabihin sa aking Alvin na hindi yan banal. Ha? Huwag mong sabihin sa akin na hindi yan banal. Nako! Tapos, ano ang nangyari? 24. Ngunit si Tomas sa tinatawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Sa mandaling salita, sa pagtitipon na yon, absent si Tomas. Ha?
E ano nangyari? Ating ituloy, no? Sabi sa 25, kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas na mga pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko na ilalagay ang aking daliri sa mga yon at nahahawakan ang kanyang tagiliran, sabi ni Tomas. So ano nangyari? Dahil wala silang magawa dahil ayaw maniwala ni Tomas hanggat si Tomas kasi to cease to believe. Ano? So sila ba ay nagtipon sa Sabado? Tuloy natin kung anong araw na nagtipon. Makalipas ang isang linggo, di balik linggo na naman ulit. Kasi linggo yon sila nagtipon. Kaso, absent si Tomas. Makalipas ang isang linggo, anong araw? Huwag mo sabihin sa akin Sabado. Ha? Natural, isang pagkatapos, pagkalipas ang isang linggo, di linggo pa rin. Muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Sa pagkakataon na yon, sa kanilang muling pagtitipon sa araw ng Linggo, kasama na nila si Tomas. Wala nang absent. Tapos, nakasara ang mga pinto. Ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumain nyo ang kapayapaan. See? Sabihin nandoon na. Araw ng Linggo yun, ha? Araw ng Linggo. Araw ng Linggo yun. Tuloy. At sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito. At tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa sa halip e maniwala ka. Maniwala ka. Ano nangyari? Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Huwag mo sabihin sa akin, hindi yun banal na pagtitipon. Tuwing Linggo sila nagtitipon. Wala kang mababasa sa Biblia, tuwing Sabado nagtitipon ang mga Kristiyano. Hoy! Ha? Wala kang mababasa sa Biblia na tuwing Linggo at tuwing Sabado natitipo ng mga Kristiyano. Wala nun. Mas nauna pa ang Seventh Day Baptist sa inyo. Ang mga apostol, hindi kailanman ginawa ng mga apostol at wala kailanman sa Biblia na nagtipo ng mga apostol sa araw ng Sabado para sambahin si Kristo. Walang ganon. Walang ganon. Yung sinasabi ni Alvin Sanchez, ay nako, kalokohan yon. Ayoko sana banggitin eh. Pero hindi naman kumpleto kung hindi ko babanggitin. Ha? Tuloy natin. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka ba? Kana ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. Pinagalitan ba si Tomas? Dahil Linggo siya nang sabihin niya, Panginoon ko at Diyos ko? Hindi pinagalitan. At bakit pa kailangan Linggo? Nang ibuhos ang Holy Spirit sa Day of Pentecost, anong araw yun? Ha? Nagtitipon ng mga Kristiyano nun sa upper room, ha? Nagtitipon ng mga Kristiyano nun sa upper room. Day of Pentecost, anong araw yun? Pag sinabi mo Sabado, lilipad ito. Ha? Pag sinabi mo Sabado, lumipad yung notebook. Iayosin mo yung ano mo, Alvin Sanchez, ha? Pati ba naman bata, inaaway mo? Dahil dyan sa maling unawa nyo sa Bible. Hoy! Ano ba naman to? Pati bata pinapatulan. Tapos ngayon, kumbaga Alvin Sanchez, find your own size. Ako kaya kalabanin mo? Ha? Welcome na welcome kang tumawag dito sa live ko. Tumawag dito gamit yung cellphone number na ito sa
screen, pwede mo akong tawagin dito kung talagang kaya mo akong labanan. Dahil kung hindi, maniniwala ako na bata lang ang kaya mong patulan. Ha? Subukan mo, Alvin. Ngayon din. Tumawag ka sa numerong ito at hihintayin ko ang pagtawag mo. Okay? So, atin ang simulan. Ang ating tanungan portion. Okay, yan. Hello. Okay na, so yan na po ang ating, yan po ang ating episode sa araw na ito. Kung saan is si Alvin Sanchez, pati ba naman bata, pinapatulan pa. Ha? Ano ba naman klaseng tao ito? Pati ba naman bata, below 18 years old, pwede nyo i-report yung video na yun, ha? Yung video, yung link ng kanyang video nandito sa ano, sa description, nasa ano natin, nasa ating description ngayon sa ating live. Nandoon yung link, i-click nyo yung link, tapos i-report nyo yung video. Kasi 18, below 18 years old, ang pinatulan ni Alvin Sanchez dito. I-report nyo yung video na yun. Dahil yun ay against sa ano, sa standard community ng Facebook. Natawagin ba naman yung bakakon ng isang bata? No? Bakakon kasi hindi sinabi ng bata yung tugma sa kanilang gustong marinig. Okay, so basa muna ako ng mga comment dito, no? Sabi dito, nag-paste ako dito, sabi ni Dave Azucenas, maoni siya bro dyan doon, nalimbunganon sa pulong sa Ginoo. Nalimbunganon daw. Oh, limbunganon sa pulong sa Ginoo. Kusog mang atake sa Katoliko kay basig mapasmo sa gutom ang tulo ka anak at tulo ka anak di ay na babae pag dili makapamutbot. Tiaw mo na pag dili makapamutbot mapasmo niya. Siyempre no muna eh ano, style ni Alvin Sanchez ingubo dili si sabi naman ni Intel August Purakan bro ask lang ko naade pare sa daang tugon? Meron. Pare ng mga Israelita. Pare ng mga Israelita, ha? Pare ni Baal. Meron din. Pero walang pare ng Romano Katoliko. Namanggod ko gi at gi katubag sa comment section unya ng utanas si Ja unsa daw kalahian sa pare sa daang tugon sa pare sa bagong tugon. Ang pare sa daang tugon dili siya Kristiyano. Ang pari sa bagong tugon, Kristiyano. Muna'y kalahian. Kay Ijaha comment bro, pari daw sa Katoliko, lagi ang napapatay ni Hesus Kristo. Leoy! Pari sa mga Hudyo, napapatay ni Kristo. Basahin natin ano. Sabi ko sa inyo eh, sa Sabadista, baka akong nagina. Oh, punta naman ha. Basahin ko muna sa Bisaya, tapos Tagalogin natin para sa mga nanonood na Tagalog. Okay? Ito sinasabi sa sa ano yun, sa teka, lalahanin ko muna, ano? Saan ko ba nabasa yun? Yung sinabi doon na Unang Tesalonica 2.15 ba yun? Okay. Unang Tesalonica 2.15, double check ko muna. Ayan, o? Klaro, ayan, o? Oh. Ang mga Hudyo mao ang nagpatay sa mga propeta kaniadto og sila usab ang nagpatay kang Ginoong Hesus. Yang mga Hudyo na yan nagpatay kang Ginoong Hesus, mga Romano Katoliko, sinong SD papayag diyan? Ha? Tingnan mo, salungatan na sila ngayon. Sabi nila, ang Katoliko daw lumabas 321 AD. Sabi naman ito sa comment section na ano na nakatalakayan ni sino 'yon? Ni Intel August Purakan ang nagpapatay daw pare sa Katoliko. Eh ang sabi ng mga SDA, ang Katoliko lumitaw daw 321 AD. Alin doon ang totoo? Ha?
Tinan mo ha. Basta lagi sa Bautista, baka akong lagi na. Wala pa akong na-meet na sa Bautista na evangelist na totoo magsalita. Lahat sila pag nagsalita, kabulaanan. Ah, meron kayong nakita? Iharap nyo sa akin para ating masubok kung talaga bang nasasabi ba ng totoo. Tingnan mo sa live ko, wala pang sabi sa tumatawag dito. Oh. Sabi naman dito ni ano ni Jag Moves, kung maunay basihan ni Alvin Sanchez sa ato apa na maimpirno tong mga apostoles. Tama. Tama. Maimpirno mga apostoles kung mauti basihan ang gingon ni Alvin Sanchez. Nagbuot-buot na lang tao ng hukom na siya, oy. Ayan. Sa Biblia, ayon sa Biblia, bawal ang maghukom. Basahin natin yan sa Santiago 4.12. Kawawa naman, Alvin, walang alam sa Biblia. Ah, sabi dito sa Bisayan Biblia, apan ang Diyos na naghatag sa kasuguan, busa siya lang gayod ang maghukom. Siya lang gayod ang makaluwas o makasilot sa tao. Busa kinsa kaman Alvin Sanchez. Ha? Busa kinsa kaman Alvin Sanchez. Nga mo hukom sa imong isig ka tao, tagalogin natin. Ngunit ang Diyos lang ang nagbigay ng kautusan at siya lamang ang hukom. Tanging siyang may kakayahang magligtas at magparusa. Kaya sino ka, Alvin Sanchez? Ha? Kaya sino ka, Alvin Sanchez, para husgahan ang kapwa mo? O, tamo? Talaga pinapakita ni Alvin Sanchez na wala siyang alam sa Biblia. Kaya kapag yan ang salita, puro kabulaanan. Tutol ka? Labanan mo ko. Hmm? Kung tutol ka, Alvin, labanan mo ko. Tutol ka eh. Ha? Teka. Okay. Wait lang ha. May tawagan muna ako dito. Hello, te. Hello, Brad. Good morning. Oh, ano ang salita yung problema dahi, te? Anong nakuha mo ito, te? Nangutana, magbinangutana sa kuha. Ano siya nga? Asa daw, mabasa daw sa Biblia ang kuhaan ba? Ang pagtubita mo, kinanglan ka mag-rosary. Aling, dili na mo, te. Sayop na nga pangutana, te. Morning. Ingani na siya, te. Ingani na siya, te. Ang rosary, niabot na sa iglesia, 2 egg, 1200 kapen. 1200 kapen. 1200? 1200 kapen, o. Oh. Ang Biblia, nahuman ang Biblia og sulat, 100 AD pa lang. So, 1200 na hatag. So, ito pa, wala na yung nagsulat sa Biblia sa dihang nagbatong tagrosaryo. Ang atong basihan di ate, kanang giingon ni Kristo bitaw sa Mateo 18:18. Ngayon si Kristo, bisan unsa nga inyong itugot dinhi sa yuta, itugot ko usab sa langit. Kana kay bisag unsa nga itugot, wala pa nagitugot kani adto. Aw sa pagtugot nga wala man ga-exist. Diba? Bisag unsa nga inyong itugot, so sukat pagsultian na tama sa unahan, kung doon ay itugot sa unahan sa iglesia, ang iglesia nagtugot, ingon si Kristo, itugot ko usab dito sa langit. O niya karon sa tuig 1250 man siguro to, o 1249, gitugot man sa iglesia ang paggamit o grosaryo. O. Oh. 1249? O, oh, tuig 1249 man siguro na. Ako sa klaroho na. Ako na i-double check sa nakulis ako mga... Asa magasa na, Brad, sa encyclopedia? Dili, sa quantidot lang. Namun, tigigamit ang dating daan reference, ana. Ako sang tanawon diri ha, sa... dating daan references, ilan ang ipakita? Wait lang. Ang dating daan references, Rosario.
Rosario. Oh, it lang ah, Rosario. Mm. Purgatory, Rosary, Rosary. Teka, teka muna ha. Ito. At 12:14 dahi te. Oh. 12:14. Oh, ang gingon dire, but it was only in the year 1214. However, that Holy Mother Church received the Rosary in its present form and according to the method we use today. Sa ito pa, 2:12:14 siya gihatag sa Iglesia Katolika. 12:14 siya gitugot. Unya kay gingon ni Kristo, bisag unsa nga inyong itugot sa yuta, itugot ko usab sa langit. Oh. Bisag unsa. Kasi pinaghatag kami sa ito, Brad, kaning sa 12:14. Saint Dominic. It was given to the church by Saint Dominic, who had received it from the Blessed Virgin as a powerful means of converting the Albigensians and their sinners. So, wala sa Biblia nino? Wala na, kaya ang Biblia, una mang nahuman ang Biblia ang sulat, kaya paninggawa sa Rosary. Ganit, no? Lahi lagi ni nga Biblia di ay, no? Di pariha ang Biblia di ay, Brad? Depende sa translation te. Pero tanang Biblia te, kutuba na sa 100 AD. Sa ato pa, 101 AD, wala ni nagsulat. 102, wala ni nagsulat. 103, wala ni nagsulat. Yang Rosary ni gawas, 12:14. Natural nga, wala ni nagsulat. Lahi lagi diri nga Biblia bro, te, ang makabutang kay Kuan. Tanang, diri, o sa, san, di ba yun ka sa Mateo 18:18 kay, ang gibugkusan sa yuta. Ito to? Oh, kanang gibugkusan te, ang bukasabot ang gibugkusan te gitugot, kate kanang gitugot. O ang gibuhian, wala gitugot. Ay, kanila hindi tabisaya. Ang kusa wala gibugkusan, manggod niya, ang gibugkusan sa yuta, ang gibugkusan sa langit, ibugkusan sa yuta. Nakay ko na te, nakay mo, nakay. Te, nakay ko na te, maing balita Biblia na ka na, wa. Maing balita Biblia. Kay Protestante man imong gibasa nimo kana maayong balita Biblia na kana wa. Rag na asa taas man to. So lahi daw. Ayon sa Biblia. Ah, Protestante na nga Biblia te. Kanang dili. Kuwaro ko te maayong balita Biblia. Ha? Katuligi din ni Katoliko? Dili te, dili. Ang balaang kasulatan na ginakabutang. Amo, ilam mo ginang ibutang para ma pangakit sa mapalit. Ang balita mo din sa... Ay! O, kuha lang ko ito mo yung balita Biblia. Lagot, kuha lang ko ito. Ay, kuha lang. Wala tong ka na ko. Okay. Sige, wala tong ka na ko. Kuha ito mo yung balita Biblia. Latag-latag pa og verse, bro. Babawasan bawasan ko bitaw og mga verse tuo siya og wala koy nakatunan sa PPP og sa mga CFD wala na jud mo tubag. Wala na jud mo tubag, no? Oh, tungod to maabuto si kan mo bayto sa tinining kay na kaman to. Na may mga Biblia yun nga mga verses nga dili siya klaro, muna mo gamit ang mga paraphrase Bible para mas maklaro. Nana di ate, maing balita Biblia? Open? Kani? Open? Kani? Open? Oh! Ah! Okay. Ani Brad mo ni? Mo ni do? Ah, ayan, tanawa na diya, tanawa gali. Mateo 18:18. Oh, ha, Mateo 18:18, sa ibutan dia. San ako basa din nakabutan. Mateo 1. Oh, nawala ko te. San Juan. Mateo 1:18.
Usay na una o Juan San Mateo. Mateo, una Mateo. Ah, okay. San Lucas, San Mateo. Ah. Marcos. Si Otso. Disi-otso man to na. Disi-otso. Ah, disi-otso, tanawa. O, dali nga, o busa, sultihan ko kamong tanan ang inyong idili dili sa yuta, idili usab dito sa langit. Ah. O, kung inyong itugot dili sa yuta, itugot usab dito sa langit. O, hindi ito kayay. O, muna eh. Gusto sabi ay, dali yung Biblia. Dili ni dai sa Katoliko? Dili sa Katoliko na te. Dili na sa dili na. Wala man lagi ni. Istorya lagi ni New Bird para makabalo ang Katoliko. Kaya abi bang gud ako ni mao Katoliko ni. Dili ginasulti na mo na te pero ang uban siguro wa siguro ka kadugo kadto. Pero kanang ante kanay itong gibukusan ang meaning an ng gibukusan kanang gidili. Ang meaning anang gi kuan gi sini gibu sini kanang gibuy an gitugot. Ay bantos ko wala kami si ay cross. Oh, kuan sa te kanang ang kanay mo ibasa sa maayong Biblia mo ni kaulugan sa maayong ibasa sa Protestante. Oh, mo bali. Wala kami kung wala di ay cross nga Biblia sa pa dili day ato ah. Dili na to ate. Ay, salamat sa di sa kali. Mao di ay nga nagbibog ko dili ko makasabot. Asa man yun, nagbugusan man. Ang kamang ko te, ang kanamang kong Biblia sa Protestante te, alam nilang gigamit ni ate katong mga laglom nga mga pulong ba? Laglom nga mga pulong, nga lisod sabton. Oo. O niya, ang ato ang Biblia, gipaklaro sa ato Biblia, aron masabtan na to mga laglom nga mga pulong. Ay, salamat yun. Kaya, brad, sa sila ito pa ni St. Dominic ang naghatag ani nga itugot na ni Kuan. Oo. Tuig 12:14 o sa 12:14 wala na yung nagsulat o Bible, ana. Mm. O, mingos na karun, sa ato pa, nagdugang mo sa Biblia, ay natin, wala mo may gadugang, wala may gadugang, kung gadugang pa, nabasa unta sa Bible na Rosary. Gani. Wala dito sa Rosary ba? Sige, ito. Wala po gingon ng Bible, wala po gingon ng Bible, nga Biblia na po may basihanan. Wala magingon ng Bible na. Kala din gingon ni Kristo day. Bisag unsa ngayon yung itugot din sa yuta, itugot sa langit. Unya kita yung nagitugot sa unahan nga wala na sulat sa Bible, di din na pwede itugot, kaya wala sa ulas Bible na sulat. Gani. Hindi magbito ko ano ko nga. Sige, siyang tukutaan na ako. Ano ko nga. Sige, kung basag ni Bible, wala mo kinakitaan. Kung asa. Mata na nga pa si Brad Jando kay Kuan to sa Kuan. Kaya, mura to te. Ah, sige, salamat kayo, Brad. God bless. Oh, pa. Nga la, Father Darwin niya. Murag na ilakaw. Asa sila? Basig nagmisa or nasa kumbento nagkuan? Nag-live, di ko sure. Asa sila, wala sila schedule? Ha? Wala sila schedule? Murag... Kuan, wala mo mo siya gisulti na mag-schedule. Basta na sila ilakaw kalong bulan September. Murag Surigao, te. Surigao ilang ko December, September 23 siguro. Surigao. Ah, sige Brad, salamat. Regards ko ninyo diha o kang nanay. Ah, sige te, salamat kay te. Regards sila Father Darwin, bye-bye. Salamat kayo, God bless. Ah, God bless po din mo te, bye-bye te. Moto si Ate Nining. Oh. Nya. Kanang mole ito lagi. Okay, ito rin pala, tuloy natin yung ating tinatalakay dito sa ating live natin, no? Okay, sabi dito ni, wait lang ha, sabi dito ni Luigi Anthony Lawat Plaida. Nako'y challenge sa mga SDA nga asa mabasa ang mga alagad ni Kristo nagsimba og Sabado. Nay bersikulo pero mali ilang pagsabot na sa Marcos 1:21, 22 ug Lucas 4:16 kuno. Wala.
ang Lucas 4:16, si Kristo, siya'y nagbalik sa Nazaret kung saan siya lumaki at batay sa kanyang nakasanayan. Pag sinabing nakasanayan, simula pagkabata, ginagawa na ni Kristo. Anong ginagawa niya? Pumasok sa sinagoga tuwing Sabado. Yun ang ginagawa ni Kristo. Pero, yung pinapasukan niyang sinagoga, hindi siya nagtatag nun. Ha? Yung relihiyon na may sinagoga na pinapasukan ni Kristo simula nang siya'y bata pa, hindi yun pagmamay-ari ni Kristo. Kaya nga, bata pa siya, pinapasukan na niya eh. Oh. Kailan ba siya nagtatag ng iglesia? 30 anyo si Kristo nagtatag ng iglesia. Kung ganon, kaninong iglesia ang pinapasukan niya? Sa Judaism yun. Ha? Sa Judaism yun. Sabi nila, sundan daw ang mga hakbang ni Kristo tuwing Sabado punta sinagoga. Eh bakit walang Seventh-day Adventist sumasamba sa sinagoga? Ha? Bakit? Bakit walang Seventh-day Adventist na sumasamba sa sinagoga? Tinan mo. Si Bacalares pumunta ng Israel. Pero hindi niya pinakita na sa araw ng Sabado, walang magkahalong Seventh-day Adventist at Hudyo sa loob ng sinagoga. Oh. Bakit ganon? Kasi hindi niya kayang ipakita sa mga tao na hindi sila kaisa ng mga Israelita. Ha? Ayaw ipakita ni Bacalares sa kanyang mga video na hindi magkaisa ang mga Israelita at ang Seventh-day Adventist sa loob ng sinagoga sa araw ng Sabado. Sa madaling salita, ang pinapasukan ni Kristo na sinagoga ay hindi kaisa ng Seventh-day Adventist. Ganun yun. Yun ang dapat nating malaman doon. Okay. So, doon sa ano, si Sukdan lang sa kamatuoran, nag-comment ako doon na pag mag-live ako, tawagan mo ako sa number ko na nasa screen, pero walang tumatawag na Sukdan lang sa kamatuoran. Sa madaling salita, takot na naman. Ate lang abang ano, bilangin natin ang bawat live natin kung meron bang Seventh-day Adventist na papasok at magtatanong. Okay, George Boy Lantaho, good morning Bro Jando, Ritz Banares, yung sabi niyang Sabado dapat magbigay puri sa Diyos, eh di Sabado lang siya magpuri kasi tayo mga Katoliko ay whole week na nagbigay puri at magpakasaya sa Diyos. Yeah, whole week yan. Bakit? Lahat ng araw, si Kristo ang Panginoon. Lahat ng araw, ha? Si Kristo ang Panginoon. Sabi nila, saan nabasa yan? Marcos 2:28. Sino yung basahin ko? Sige. Sahin natin na sa Marcos 2:28, ang sabi ganito. So, the Son of Man is Lord of every day, even the Sabbath. Ngayon, kapag tayo ba ay sumamba kay Kristo sa araw ng Linggo, may impyerno ba tayo? Hindi! Kaya yung sinabing yon ni Alvin Sanchez, yun ay bunga ng kanyang pagkakabulaanan. Bunga yun ng kanyang kaignorantehan. O yun, ha? Si Kristo ay Panginoon ng lahat ng araw. Tapos sabi niya, Sabado lang daw siya Panginoon. Nalala ko si ano dyan. Gilier pa kanya. Sabi ni Gilier pa kanya. Sabi sa Biblia, si Kristo ay Panginoon ng Sabat. Sa Linggo, sino Panginoon nyo? Binasa ko yung Marcos 2:28 sa ano, easy to read version, nag-alboroto si ano si Gilier pa kanya. Oh.
Yung kanyang operation bulldog, yung mukha niya nagmukhang bulldog. Straight to the point. Hindi niya matanggap yung aking binasa sa easy to read version. O yan. So, ate, patuloy basa yung mga comment natin dito, no? So, sabi naman dito is Evelyn Cruz ito, good morning bro. Unsay kahaybot ipasabot anong makita nato ang picture ni Mama Mary sa atong damgo. Ayaw na lang patakag interpret. Ayaw yun mo interpret. Kaya ka na mag-interpret mo, uksa na sa mga paagi sa okultismo. Okay? Basin sinagoga sila ni Sud bro. Wag yun. Ha? Oh, sino? Sinagugo pala to, sinagugo. Oh, sabi ni Intel, August, Purakan, si Sukdanan sa Kamatuoran, gibirahan na ni Bro Eugene Gapo. Di, lagi mo soko lagi. Yan ang problema sa mga sabadista. Bira ng bira sa Facebook na reels nila. Pag hinamo ng Catholic Faith Defender, ayaw naman umanga, gaya ni Alvin Sanchez. Sabi niya, no fear ako. Hindi ako takot sa inyo. Nang pinasok ko, nagsumbong kay kay Dan Maasin. Ngayon, si Dan Maasin, pinatulan ko. Nang pinatulan ko si Dan Maasin, ang mga sagot, mali-mali. Kinokorek ko, ayaw niya, ni-remove ako. Yan. Yan ang mga Seventh-day Adventist. Pahamon-hamon, tapos magsusumbong, tapos yung kanya pinagsumbungan, ipaparemove ako. Ganon din sa Bacalares. CMD, tawag mo. Tinawagan natin. Anong ginawa? Pinapatayan tayo ng linya. Oh. Hindi naman ako namimersonal. Hindi gaya ni ni Judito Daig. Madungog pa ko sa imong life. Oh, nadungog ka bro. Ikaw ang pinakabulok. Ano na yun? Tiyaw mo na? Di, pinatay ko yung niya. Sabi niya, bastos ka, imong palongon, imong palongon. Alangan, pamisunan mo na imo ha. Hindi ko kailanman ginawa sa live ni Bacalares na mamersonal. Hindi ko kailanman ginagawa sa ibang sekta na pumasok sa kanilang live at personalin sila. Pero si Julito Daig, sa sobrang pikon niya at galit sa akin na hindi niya ako mag-giba-giba, tinawagan ako na mamersonal pa. Oh. Tawagin ba naman ako na tagay pa more? Ang tagay hindi ako umiinom, tagay pa more, lupad tumbaso sa'yo eh. Takot siya. Sabi mo sa Gayan de Oro yan na tagay pa more, lipad yung baso sa'yo. Anong ginawa? Pagdating sa Gayan de Oro, hindi nagsabi sa akin tagay pa more kasi pag sinabi niya yun, lipad yung baso. Sige. Hindi tama yung ginagawa niyang mga ng mga sabadista na kapag hindi nila mag-iba yung tao, ay kanila pinipersonal. Huwag kayong mamersonal kasi hindi nyo alam kung anong maaaring mangyari kapag namersonal kayo. No? Kaya nga ako, hindi ako namimersonal eh. Sabihin ko na lang, kung sa mayroon kayong reklamo, tawagan nyo ako sa linya kong ito. Tawagan nyo yung number ko, ba't walang tumatawag sa inyo? Oh. Yung sabadista na si William dati, comment na hanggang comment lang. Sabi ko, tumawag ka, hindi tumawag. Iba naman. Giingon yun, baka Clarice, na ako'y record, wag yun daw labat ang isda kang Kristo. Wag yun daw labot ang isda, basig labot. Gahit ko na nga video, bro. Nakirecord? Nakirecord? Sindi, lagog ko na yung record mo, ato sa kuan. Sa ko ang Facebook nga Brad Jando Alabado. Ang Jando dito kay Brad BRAD. Dayon Jando JOHN space DO. Di ko nilagyan ng E. Pag nilagyan ko lang E, magrereklamo sa Facebook. Kasi para sa kanila yung pangalan ko alias lang daw 'yon. Hindi alias yung pangalan ko, totoong pangalan ko talaga 'yon. Okay, so tinanong natin, meron pa bang comment dito sa dito, tinanong natin ha. Sabi naman dito ni Nerissa Cadivida Lorenzana, hey, hindi
talaga makapag-move on tong mga kulto lagi nakabuntot sa imahe ng mga Katoliko at panunuligsa. Gawain ba ng mga Diyos yan? Ay, hindi gawain ng mga Diyos yan. Kasi ang gawain ng mga Diyos, hindi ganyan. Tuligsa ng tuligsa na kapag hinarap, ayaw namang humarap. Tinan mo si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, pinapangaral niya na si Jesus ang Mesiyas. Hindi matanggap ng mga Israelita. Hinamon sa isang debate si ano, si Apostol Pablo. Umatras ba? Hindi, lumaban yon. Alvin Sanchez Amunion mo, atras yun. Dati, nung kami nasa loon pa dati, pagkatapos ng debate namin ni Raplo Chavez, eh, kinontak ko si Alvin Sanchez, sabi ko sa kanya, bro, pahit ka bro, yung tema mo, debatihin natin yan. Tapos, kami na bahalas pamasahin mo back and forth, tsaka snacks, ganun. At panggasolina mo, kami na bahala doon. Sabi ni Alvin Sanchez, sige bro, padalan mo ako ng 50 mil, punta ako dyan. 50 mil? Magkano ba pamasahin from Gingoog to Bohol? 50 mil? Sabi naman ni Alvin Sanchez, bro, take it or leave it, bahala ka dyan sa buhay mo. Bahala ka sa buhay mo, hindi naman kami mga tanga na magpapauto sa mga duwag na gaya ni Alvin Sanchez. Tawagin ba lang, sabihin ko, si Padre Darwin bahala sa pamasahe mo bro, back and forth. Padre Darwin bahala doon. Siya yung mag-ano sa'yo bro, magpadala pati accommodations mo, gasolina mo, snacks mo. Padre Darwin bahala doon lahat. Punta ka dito, debatin natin yung ano mo, yung topic mo. Sabi niya, 50 mil, padala mo ko 50 mil, punta ako dyan. 50 mil? Grabe talaga, 50 mil. Saan ka makita ng halang 50 mil? Gingog to Bohol, 50 mil? Back and forth, 50 mil? Tindi ah. Tindi nun. Oh, yun ang malaki problema doon. Tuloy pa natin yung ano, yung mga comment dito, ano? Okay, sabi naman dito ni Victoria Bordahe. Good morning bro JD, watching from Tuyan City of Naga, Cebu. Makahybrid ang mga pastor, dili kasabot. Ha? Bisan nakasabot, padili-dili mo sabot mga gayo gulo. Si Victoria Bordahe. Sabi naman ni Junjun Alcordo, si Rinky Mikakuta, grabe ang kasinungalingan bro Jando. Oh, nakikinig. Sabi mo kay Rinky Mikakuta, pag nag-live ako, tawagan ako. Brother Junjun Alcordo ng Bukid noon, no, malay-balay Bukid noon. Pakisabi kay ano kay Rinky Mikakuta na kapag nag-live ako alas 10 at sikapin ko. Tuwing alas 10 ng umaga, mag straight to the point tayo. Para talagang merong ano ba tawag dito? Regular schedule tayo, no? Every day 10 a.m. mag ano tayo ng straight to the point. Wag lang mag-brown out. Kasi hindi ako makapag-live kapag brown out. Wag lang mag-brown out, no? Alex Kainbelt, SDA man ko sir, pero sa iyo ilagitudlo na musimba Sunday maimperno. Pero yan ang gusto ko. Sayop gyud, lali man ka nagsiba na ka sa Ginoo, may impierno pa ka. Yan ang gusto ko. Bukas ang isip. Kasi kapag ang SDA, kanila pinili ang Sabado para sambahin ng Panginoon, walang problema sa aming mga Katoliko yon. Walang problema sa amin. Gusto nyo Linggo? Lunes, Martes, Merkoles, Webes, Bernes, walang problema sa amin yun. Huwag nyo lang sabihin na mali kami na wala kayong ebidensya. Eh magkakagulo tayo dyan. Oh, sinong troublemaker ngayon dito? Oh, sabi naman ni ano, sabi naman ni... kay wala mo ani si Kristo tungod sa adlaw. Ning ani si Kristo tungod sa mga makasasala, sakto. Tama. Hindi na pareto si Kristo para sa araw. Tama.
Oh, yan. Ito na yung ano natin. Ating signal para kung sakali umiyak si Sainara, tigil ako. Kung umiyak. Kung hindi umiyak, continue tayo hanggang alas 11. Ano siguro hanggang alas 11:15 ba? Teka ko lang ha. Hanggang alas 11:15 lang or alas 11:30 lang tayo, no? Pinakamataas yung alas 11:30. Okay, sabi naman dito ni Luigi Anthony Lawat Plaida, good morning bro JD, naanasad baka kon nga SDA sukda lang sa kamaturan nga si Kristo kuno sa Badista, sumala kuno sa libro Katoliko. Sumala sa libro Katoliko sa Badista. Yung ginamit niya, ano yun? Kuan, kamay nga libro ni Brother Sok. Pero nasa pagsupak yun. Pagsupak yun. Wala siya, hindi niya pinakita yung ano. Hingan natin ang mga kasamahan natin na mga Katoliko. Baka, teka ha. Baka meron tayo pero yan sa Google. Try lang natin kasi baka meron yan sa Google. May pakita sa Google yan. Kung saan ang alam ko sa Biblia si Kristo misukol sa mga Sabadista. Hindi niyo alam 'yon? Ha? Ate, pakita yung ano, yung Biblia na si Kristo mibatok sa mga Sabadista. Alam niyo 'yon? Tawa ating kunin na ate pakita ha. Dito tayo sa Bible. Biblia sa Kristohanong Katilingban ba yan? Ito lang ha, pagkita natin. Saan ba yun? Teka. Saan ko ba nakita yon? Ay, di pala. Ito ba sa ano pala yun? Sa ang Santos nga Biblia. Ang Santos nga Biblia ba yun? Teka lang ha. Latin Vulgate, Bisaya version. Ito, Vulgata Latina. Ayun. Sa Lucas 6:1. Ito yung title. Si Jesus mibatok sa mga Sabadista. Tamo. Meron pa to dito eh. Wala. Yan o. Boss, tungod ni ini, misamot, pagpaningod, patay kaniya ang mga Hudiyo. Kay dili lamang iyang gibungkag ang Sabado. Iyang gibungkag ang Sabado. Og dili iyang nagiingon ang Dios kagalingon niyang amahan diin gipakatumba siya sa Dios. Oh, meron pa dito. Saan ba 'yon? Ito, tingnan mo. Zacarias 11:15. Og miingon ang Ginoo kanako, pagkuha panganha kanimo sa mga kasangkapan sa pastor nga hungog. Ha? Pastor nga hungog. O pastor og Dios nga nagabiya sa turel. Okay? Asa pa, asan ba yun? Ito sinasabi ko. Ayan no, Lucas 6. Si Jesus may batok sa mga Sabadista. Tapos sa ubos naman, laing batok sa mga Sabadista. Ano yung mingong Sabadista si Kristo? Sabadista, ano ni batok mga Sabadista? Sabi nga ni Brother Jesus eh, iniwan ni Kristo ang Sabadista kasi itutulak siya doon sa ano, sa bangin. Sabi naman ni Brother Jesus si Becerra, ikaw be, kung itok mo taga ng anang pangpang, di ka kamuhawa sa mua. Narinig tayo ni ano, Sainara, baka magiging Sainara.
Okay. So, yun po ha. Tuloy yung pagbasa ng comment nila dito. Sabi naman ni Anisito Panya Senior. Good day, bro. JD watching from Kidapawan. Baliktad, mag-isip ang kumain ng baktin dahil hindi baboy. Sabi ni Helen Ono Navalta, kahit ay insane ng pamilya Manalo, pagsamba nila Saturday. Tulad ng Hudyo, pati paniniwala nila, hindi Diyos si Kristo. O, yun. Sabi naman dito ni Roger Roque Dawaton, good morning bro JD, lahat na yata ng mga sekta na tatag lang ng tao ay panik sila sa kasinungalingan. Ha? Duda ka pa? Talagang panik sila. Ale, ato yung ipik, ato yung ipik sampun. Ato yung ipik sampun. Bebelo, oy, mani akong bain-bain, oy. Nino, oy, mani akong bain-bain, oy. Ato ni kono na bain, naunsa, mani, oy. Yung bain-bain na mo, oy. Open. Wait lang, ha. Yusin ko muna yung ano ni bain-bain, yung kanya. Ba't ka napunta sa photos? Huwag mga sa photos, chit lang, ha. Ayaw sa photos, ay, sorry, tas YouTube, oh. Okay. Wait lang, bulyoma sa na to. Bulyoma para madungo. Oh, yan. Okay. Open. Pa-open pa ako ni Divine ng biskwit. Eh, si Divine mahilig kumain ng biskwit. Pero, mahirap siya buksan, ha? In fairness, matibay pagkakatali. Yan. Isip ko muna to. Kasi... Ara, Bain-Bain, o! Divine! Are. Iyan ko muna si Bain-Bain ng snack. Si Divine ng snack. Okay, sabi naman dito ni ano, wala pa ako naririnig na sulpot na pumapanig sa katotohanan. Bakit kaya ganun sila? Hayag na hayag ang pagsisinungaling. Masaya pa sila sa kasinungalingan na ginagawa nila, watching from Sukat, Muntinlupa City. Yan sinasabi ko sa inyo. Kapag Protestante, enjoy sa pagsisinungaling. Enjoy sila. Tingnan nyo ha, yung sukta nang sa kamatuon, hindi na manawag na ako ba? Hindi na manawag na ako. Sabag atong gi-invite, sabag atong ikatong gi-invite, na tawagan tayo sa live, hindi tatawag yan. Takot eh. Shout out, bro, Jando, sabi ni Ia Montejo. No? So, walang kakasadya ng mga Sabadista. Sabihin, takot na takot sila. Good morning po, JD. Ask lang ko kung okay ra ba ikwintas kining Saint Benedict na may Latin na words. Yo, pwede bro. Saint Benedict na may Latin words, yung croc sacraset mihi locks, talagang Latin talaga yung bro. Pwede yan. Brian Yaya, okay? Chel Mondido de los Santos, may buntag bro Jando, akong magulang ba SDA, gusto na ako ipa-convert Katoliko. Pero lisod man, oy, unsa man akong buhaton, brainwashed naman kaayo ni sila. Eng nang magigdayalogo sa kuwa dire karon, patawaga karon dire dayon. Ha? Kung nakasalaing nasod, pwede ako tawagan sa WhatsApp. WhatsApp, the same number pa rin. 0963-533-2807. Kung nasa ibang bansa, WhatsApp ang inyong gamitin para makontak ako. Pag nasa Pilipinas ka lang, okay lang, tawagan ako sa cellphone number ko na yan. Oh? Inalante, tawagan ko. Romy Joy Barrel. Bro, asa makita ang nasulat? Likayin ninyo ang mini nga Sabado. Sa kuha na siya bro, sa ilang libro na mga hitabo sa katapusang panahon. Ate pakita ha. Wait lang, ate pakita yung kanilang libro na mga hitabo sa katapusang panahon. Wait lang. Mga hitabo, saan ko ba nalagay yun? Dito, mga hitabo sa katapusang panahon. Eto. Eto, ang kusog na singgit. Ayan.
Sa page 161 sa kanilang aklat ng mga hitabo sa katapusang panahon, ganito ang pagkakasabi. Pinainom niya ang lahat ng bansa sa alak ng kanyang maruming ano ba yung kaulag? Pagnanasa siguro no, kaulag. Kumbaga kating-kating na. Oh? Paano ito nangyari? Giusa nini paghitabo sa pamamagitan sa pagpilit sa mga tao na tanggapin ang mini nga Sabado. Sabi ng mga Sabadista. Domingo yan. Anong Domingo? Eh, hindi ba pag sinabi namin na ang Sabad, ang aming Domingo, Sabado, ayaw na ayaw nyo? Hindi ba? Yung aming Domingo, Sabado rin yan kasi Sabat yan, Sabado rin yan. Reklamo mga SDA. Hay, Sabado, pataka, kaman lang. Hindi Sabado yan. Eh, ba't anong araw itong mini nga Sabado? Huwag nyo sabihin sa akin, Linggo yan. Oh, tamo? Ganyan sila. So, kumbaga, laban-laban, ubawi-bawi. Ganyan sila. Ganyan sila kung magturo, di ba? Atras, abante, urong sulong ka. Bakit ka ganyan, urong sulong ka? Laban-laban. Ilong mo riyan. Okay, asa pa ta dere? Basa pa tayo, konti na lang hanggang 11:30 lang ako ha. 11:30 lang ako. Sayo dito ni Tateishi Edo. Bro John, tayong Katoliko kung anong araw ang misa doon tayo. Kaya lang sa araw ng Linggo, araw ng pagkabuhay ni Kristo. Yes, tama, araw ng pagkabuhay ni Kristo. Michael Nonog. Maing buntag, Bro JD. Nagtanaw ko dere sa Margos Tubig. Silingan na bata sa Consolacion Cebu. Ha? Mo ba? Nga nung magdebate man mo ni Prede sa una, Bro JD. Ah, okay. Si Prede Mango, si Prede Kruger. Ano siya eh? Meron siyang stand. Ang sa kanya kasi yung Latin Mass, ang inaano niya, yung Latin Mass. Tapos, sinasabihan ko naman siya ngayon, Latin Mass, nagsimba ka na ba sa Latin Mass? Ay, hindi. Mahilig si Freddy Krueger magdibate-debate, pero kapag naiipit yan, ngayon, ginagawa ni Joseph sa kanya, anong kapito ni Joseph? Nakalimutan ko pito ni Joseph eh. Yung katabi namin nakatira doon, si Joseph, yung anak niya maganda kagmukha niya. Ano doon? Ang ginagawa ni Joseph, style niya, hayaan niya si Freddy na magbulyaw, pagkatapos sabihin niya, basahin mo. Pwede naman, bulyaw na, ganun. Sabi naman ni Joseph naman ulit, bus ka na? Oh, saan? Oh, basaha. Yun, mahilig lang talaga si Freddy Kologo ng magdibate-debate. Yun lang ang problema doon. Hindi na 10% yan, bro. 100% na yan. Oh, sabi naman ni Sam De La Cruz, nasenan ako, bro, pero mubo rato na ay taas tanawa sa home ni Jerwin Rotula. Ano yung Jerwin Rotula? Ruel Balala. Hindi niya kasi kayang tindigan kaya humihingi ng 50 mil kasi alam niya na matatalo siya. Yun o. Yung lately talaga. Nag-post siya. No fear! Hindi ako takot sa mga Katoliko. Kahit pasukin niyo ako sa live ko. Nag-chat ako sa kanya. Mag-ready ka mamaya. Papasukin kita. Anong ginawa? Nagsumbong kay Dan Maasin. Oh. Nung kami lang ni Dan Maasin ang nagbangayan, si Dan Maasin sumasagot ng mali. Oh. Tapos hinihingan ko ng talata. Walang maibigay. Nagko-conclusion. Ang tawag doon, fallacy of presumption. Ha? Nagpe-presume siya sa isang ideya, hindi pa naman napapatunayan, pinipresume na niya.
Ayun. Senara yon. Umiyak pa Senara. Pag umiyak ito, at wala pang 11:30, tigil na ako. Eh, ganda ng ano ko, ng baby monitor o cellphone. No? Pag umiyak ito, kahit wala pang 11:30, ah. Ayun, iyak na talaga yun. Oh. Ibig sabihin, kailangan na tumigil dito. Okay, maraming salamat po at paalam na po sa inyo. Hanggang dito na lamang po ako at bye-bye! At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto, naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point!